Yan mga scorer yan sir, ah. Mga scorer, pero yung tambay, yan yung sumula yan, yan. Nagkaabutan na ng droga. Ang pulis na tumayong buyer at ang umano'y tulak ng droga na nakilala lang sa alias Edwin at alias Gladys sa barangay Old Balara, Quezon City. Rasok na. Pero bago mapasok ang masikip na eskinita, humarang ang isang 22 anyos sa babaeng may kapansanan. Agad na areso si Raymart De Jesus na nagabot daw ng droga sa pulis na tumayong buyer. Na-recover ang dalawang plastic na may lamang hinihinalang shabu at ang buy-bust money. Pero bago papasukin ang umano'y drug den na pinapatakbo raw ng isang alias Edwin, muling nagwala ang babaeng may kapansanan. Sir, doon po kami lang ang tiro sa kabila, sir. Kasama niyo po, ma'am. Ma'am, kasama niyo po. Anak niyo. Saka hinanap ang target. Wala na sa loob ang mga target. Nang halugugin ng bahay, nakita ang mga shabu paraphernalia, gaya ng timbangan, mga plastic na lagayan ng shabu na pambenta. Yung bahay, makikita nyo naman, abandoned na, inilock pa nung subject natin na si Edwin. At yung lugar na yun, ginagawa na rin nilang drug din. At the same time, doon na rin nagbabagsak yung isa pa natin subject na si Gladys. Na-delay lang talaga tayo, kaya nakatakas yung target. Mismo ngang naarestong si Jesus ang nagnguso sa kinaroroonan ni alias Edwin sa Sapang Kangkong, barangay Old Balararin. Sa bahay na ito, naaktuhan si Raymond Laud na nagtatarya ng droga kaya inaresto. Na-recover ang tatlong bala ng kalibre 45 at limang bala ng kaliber 22. May nakuha ring tatlong plastic na may lamang hinihinalang shabu at mga shabu paraphernalia. Pero ang alibay ni Laud, pinatarya lang ang mga droga ng isa pang target na si Gladys. Nang inspeksyonin ng cellphone ni Laud, nabuking na may text message ng transaksyon ng droga. Pati ang pagtimbre sa kanya na napasok na ng pulis ang drug den ni Edwin. Tinutugis na ang dalawang tulak na sina alias Gladys at alias Edwin habang sina Jesus at Laud ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Ammunition. Cesar Apolinario, GMA News.